naiintindihan ko nga po bakit doon pa ako dinala eh. Dapat pala dito na lang. Siguro, marami pa akong nagawa. Paglabas ko po, gagawa po ako ng paraan para may tama po yung mga pagkakamali ko. Droga, hold up, robbery, at barkada. Ganito ang naging buhay ni alias Joseph. Sa murang edad, aminado siya na natikman na niya ang lahat ng bisyo. Mga 15, 16 years old po, natuto po ako mag-drugs. Nung makagraduate po ako ng high school, hindi na po ako nakakawala dahil sa barkada. Buong buhay ko po, sa kulungan na po naubos eh. Matapos ang 4 na taon na pagkakakulong, unang inakala ni Joseph na katapusan na ng kanyang buhay at pangarap. Kaya nang mabigyan ng muling pagkakataon, nakakita siya ng bagong pamilya sa tahanan. Sobrang ganda po ng programa. Wala po ako masabi. Nung pumasok ko, tatao na ako. Ito po ako naging tao. Maraming maraming salamat po sa kanila talaga. Simple lang po itong tahanan, pero ito po yung tao po ng school of life. Ito po yung eskwela ng buhay. Ito na po yung totoo. Kasi sila po yung nagmulat sa akin, ha. Hindi pala doon natatapos ang buhay. Ang tahanan na isang client-based rehabilitation facility para sa mga PWUDs o persons who use drugs at nasa ilalim ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Ito ay sumusunod sa international standards for the treatment of drug use disorders. Ang Quezon City Drug Treatment and Rehabilitation Center, also known as tahanan, ay accredited ng DOH as a rehabilitation center which has a 300-bed capacity. At kailangan sila ay mag-undergo ng drug dependency evaluation. No? So, doon natin malalaman kung gaano kagrabe yung kanilang paggamit ng droga at kung ano ang tamang gamutan na gagawin. Dito, ang mga pasyente ay itinatama natin yung pag-iisip, hindi lamang yung drug addiction, pati yung pag-uugali. Kaiba sa ibang rehabilitation centers, therapeutic ang approach ng rehabilitation sa tahanan at inaakong parang kapamilya ang bawat isa. Ang tahanan ay may 24-hour residential service. So in-house ito sa loob ng 6 months. So habang nandito sila, may mga psychosocial services na binibigay. So sila ay merong case manager na nag-handle. Meron tayong medical dental services. Meron tayong alternative learning system. May legal service din tayo na free. Meron tayong attorney nag-a-assist. Meron tayong family intervention na binibigay din sa kanila. Included doon yung family dialogue. We see to it na maging safe ang tahanan. Hindi lamang sa mga pasyente natin dito sa loob, pati sa mga bisita nila. Funded po siya at wala na po kayong poproblemahin, kung hindi, suportahan na lang po emotionally yung inyong mahal sa buhay. Ayon kay Vice Mayor Gian Soto, co-chairperson ng QC Anti-Drug Abuse Advisory Council, isa lamang ang tahanan sa maraming programa ng lungsod laban sa illegal na droga, tulad ng drug abuse prevention and control, virtual at face-to-face counseling session, at community-based training sa tulong ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Naging very active tayo sa drug clearing program. Naging instrumental talaga yung mga BADAC. Yung role talaga ng BADAC is really to coordinate na kung ano yung ginagawa ng city in the barangay level. Para malaman ang treatment plan ng bawat pasyente, dadaan sila sa drug dependency evaluation para matukoy kung gaano kalala ang kanilang pagkalulong sa droga. Kunyari, meron isang surrendery or meron na apprehend na drug personality. Pumapasok siya sa IDAPS, yung Integrated Drug Abuse Profiling System. From there, we will find out kung ano yung background ng isang drug surrendery. Pag low risk, pumapasok sila sa tinatawag natin general intervention programs lang. If high risk, kailangan ipasok sa isang facility katulad ng tahanan para mag-undergo talaga siya ng drug treatment. Kapag moderate risk, mapasok siya sa community-based drug rehab program, which is yung BADAC. Ilan sa mga surrenderies na natulungan ng BADAC ay si Mang Hilario. Nagsimula po sa patikim-tikim kasi gusto ko lang matikman. Hindi ko po alam na yun po pala ang magsisimula sa pagtira ng aking buwan. Unti-unti na kami nagkulang sa pinansyal. Nag-aaway na kami ng asawa ko. Nung first time na magkaroon po ng sinasabing surrender, yung BADAC po, nag-aalangan pa ako. Sinunod ko naman lahat. Kung ano sabihin ng BADAC, kung ano pinag-aaralan namin, sinasaulo ko at sinasapuso. Unti-unti na ako sinusuporta ng pamilya ko. Yung anak mo na dating walang tiwala.
titiwala sa'yo. Alam mo yung dating hopeless ka na, ngayon marami ka na namang nandyan sila para suporta. Malaki ang pasasalamat ni Mang Hilario sa Badak dahil nakabalik siya sa pamilyang minsan nang nawalay sa kanya. Sa ngayon, isa na siyang pastor. Ilan lamang sina Joseph at Pastor Hilario sa mga Q-citizens natin na minsang naligaw ng landas at ngayon ay patuloy na bumabangon para sa sarili at para sa pamilya. Sa susunod na episode, alamin naman natin kung paano nakatulong ang lokal na pamahalaan sa mga dating drug surrenderies at paano sila nabigyan ng bagong pag-asa.